Okay, sir, no? Oo. Sir, nakita natin na talagang si PRRD ay talagang kilalang kilala at sikat sa mga siman dahil sa Yes! Sa ngayon po sa, kasi lagi po nakakausap yung mga kababayan nating siman, ano naman po yung nagiging observation nila kay administrasyon? Sa ako lang pananaw, sa atong mahal na presidente, pinabayaan niya ang nakaupo. Unang-una, sa Kongreso, pinabayaan niya. Pangalawa, ang pira, hindi niya alam kung sino ang nagnakaw. Like, for example, si Kimbo, hindi lang niya imbitigahan. Ha, si Kimbo, ang mahal sa mga bag niya, alahas. Pangalawa, si Castro. Si Castro, number one rebelde yan. Number one rebelde. Number three, dapat hindi ibuto. Si Romulus, number one gago yan. Number one gago. Kaya bangan lang si Castro. Tay, may nakita ka ba ngayong mga proyekto ni Marcos Jr.? Wala akong nakita ngayong proyekto. Although, nakita naman siguro sa taong bayan ang tulay sa tubod at sa katangup siti. Hindi niya project. Nagyara din tayo. Project! Tatay tigong yan. Hindi. Inaangting lang niya sa project niya. Wala naman siya project. Ano project niya? Ano bang ilbo eh? Hindi niya sa kanya. Ako! Tagaw sa amin ako! Tagaw sa amin ako! Pangil Bridge! Pangil Bridge! Sa amin yan! Silang tubod at saka tanggup! Yung wala Pangil Bridge! In digital! Tubig muna tayo! May tubig ko! Patay, ano masasabi mo na nakapangalan na kay ano? Kay Pangal? Kay? Yung Pangil Bridge! Bibigyan natin lang sa ano masasabi mo? Balbak siya! Balbak siya! Hindi niya aktinin kung hindi sa kanya. Ay, tabi ka naman tayo. Ha? Hindi niya. Mamaya. Normal lang daw po sa kanya yung ganyang salita. Huwag po kayo mag-alala, mga kababayan. Ako, magsalita ako dito. During the campaign of PRRD, tatay di yung, ako sa Kalaw, ang pinaka-ano dito sa Kalaw. Hit! Ako nang muna dito. Kaya nga, mahal namin si tatay di yung talaga. During the time, nakita mo ba ang may magnanakaw? Nakita mo ba yung natsir? Nakita mo ba yung sabo-sabo? Nakita mo ba mga marihuana? Sa Cavite! Tingin nyo! Bargain ang sabo sa Cavite! Sabo! Bargain! Tag-20 na lang! Tag-20 na lang! Mahal pang bigas! Oo! Oh! Mahal pang bigas! Sabo! Tondo! Marpinas! Takig! Oh! Sabo! Nabuhay ang daw sabo! Pero! Ang utak sa tao, tulero! Tama, tay. Tulero! Wala na! Nasaan? Ang bigas! Nga, tag-20! Nagkamali ang tao, tag-20! Dagdagan ang 20! Tay, kompleto po yung senatorial slip ng Team Marcos. May nagustuhan ka ba dyan? O gusto wala akong nagustuhan! Sa senatorial! Marcos, puro palpak yan! Palpak! Ayaw mo po paluko! Saktang BBM! Puro palpak! Ay, narinig niyo yan, ha? Oo! Ayun, mga... Tay, alam mo ba na nagpakain sila ng 20 million sa 2,000 na pumunta sa kanyang suna? Oh. Ibig sabihin ng isang plato, 10,000 bawat plato na pagkain. Kaya bang kainin ng isang tao ang 10,000? Nagpakain sila sa 20,000. Pero, ang... mamamayan, walang pagkain sa bahay. Ha? Correct, tay. Ang binigay nila sa mga mahirap, bigas sa 3 kilo. Ang 3 kilo, hindi kanya sa 3 kilo.
tao, marami na rin. Marami na rin po ngayon. Ito building. Malakas na talaga. Alam niyo po, matagal ako nag-stay dito every day. Alam ko ng paligiran dito. Paligiran. Dati ha, during Duterte, makatid ako ba ako sa Tondo? Sa ano sa pair? Pwede ko ang Tondo at saka LRT, lalakarin ko yan kasi gabi na, di ba? Walang nakita ng tao. Pero ngayon, nakahiga, nakadala ng palagsak, nagbit-bit pa rin, mariwana ang Cebu. Kaya masabi mo tayo, ang iniinom daw nilang alak sa Malacanang is 300,000 bawat isang bute. Oo, 300,000. Isang bute ng alak. Isang bute, iniinom sa Malacanang. Dapat, bago nila iniinom, sisikapin nila ang taong bayan. Walang iniinom, walang pagkain. Ha? Nagtita ba ninyo? Ang ibang kapatid dito, sa tulay nakahiga. Ang atong ginamahan sa tulay, dilid ang kita, dilid sa waglaran, dilid sa kapo, dilid sa ilalim sa kapo. Pero sila, 300,000 ininom. Dapat mag-save ang taong bayan. Sir, may dalawang tulpo na tumatakbo sa pagka-senador. Bubutuhin mo ba yung additional dalawang tulpo para sa senador? Hindi ko na. Alam ko ng kapisado ni tulpo. During the time, may kaso ang Marina. Marina! Inaano niya, inuusig. Pero bigla na wala. Nasaan ngayon? Nasaan na ngayon? Ang inuusog niyang Marina, wala. Nawala dahil sa kill. Tay, nagbasa kasi, isa kasi sa utor ng batas, Magna Carta for Seaman ay si Rabi Tulpo. Ang pinagmamalaki niya po na programa ay itong Magna Carta para sa mga seaman po natin. Ito po ba ay may magandang naidulot or may magandang maidulot sa mga kapatid at kababayan nating seaman bilang ikaw, seaman ka rin? Alam niyo po, ang Magna Carta, patagal inaprobahan, pero nabanggit ni BBM na inaprobahan niya. Inaaprobahan. Alam nyo, taong bayan na, ang gipirmahan ni Duterte ni Bibin, once na ang Chiman mayroong madawat sa ibang bansa, milyon-milyon, kasi nanalo sa kaso, dili i-release ang porta na ang isang Chiman nanalo, milyon-milyon. Magbuhis ka ba? Magbayad ka magbuhis sa gobyerno. Ano ibig sabihin sa itong Magna Carta for Seamans is pabor po sa mga malalaking negosyante or itong mga malalaking shipping company, hindi po ba pabor sa mga ordinaryong seaman na mga kababayan? Alam niyo po, this. Ang Magna Carta kasi po, pabor sa mga mayaman. Pabor! Kasi tatlo nila eh! Tatlo nila! Sintol po! Yung isang hilunggo! Tatlo sila, hindi naman nila alam kung anong kaligatan ng mga seaman dito. Dapat alamin nila ang buhay na Marino dito sa Kalao bago pinapirmahan sana nila ni Marcos. Pirma ng pirma, hindi nila alam. Hindi alam dito ang mahal ng Pangulo kung anong dapat sa kasulat doon. So ibig sabihin sa ipabor po ito sa mga malalaking shipping company, hindi po para sa mga OFW. Yes! Ang Magna Carta, hindi pabor natin mga seaman. Pabor sa mga mayaman. Although, sa mga shipping agency, yan ang pabor. At saka shipping agency, kami mga seaman, dapat iwala yan. Iabulid ang Magna Carta. Hindi pabor yan. Tailas na lang tayo. Papayag ka ba na may isa pang Marcos na upo sa Malacanang? Never again. Kasi ang plano nila tay para sa 2028, ang itatapat nila kay Bibi Sara ay si Tambaloslos, sa 3034 ay si Sandro Marcos. Ngayon tumatakpong pagka-senador si Aimee Marcos. Anong masasabi mo? Wala, nakita ninyo. Pagdating sa mga Marcos sa Davao, na nalugo lang ang mga Duterte. Dahil paminamin kay tatay, si Sandro,
na-please kay tatay. Inaamo-amo nila tatay. Tapos ngayon, inaano nila tatay. Bali, inaano nila tatay. Pinukontra ang mga Duterte. Tayo, anong masasabi mo sa ginawa nila kay Pastor Apolo Kibuloy? Last question tayo. Ha? Anong masasabi mo sa ginawa nila kay Pastor Apolo Kibuloy? Parte kay Pastor Kibuloy. Dapat siguraduhin nila ang mga ebidensya. Hindi nila anuhan ng tao. Wala silang true na nakita. Wala silang katibayan. Wala silang katibayan na nakita. Maraming salamat tayo. Maraming salamat.